sa mga kasamba, no? Dito naman tayo. Silok Samba. Meron tayong ano ngayon, tutorial, no? Tungkol sa TPS. Meron kasi akong TPS dito na nakita sa ano, basag kasi. Itong TPS na to, galing to sa 4063 na Mitsubishi Adventure. Nakita ko, basag yung kanyang housing. Pero gusto ko makasiguro kung okay pa siya. Kasi pwede pa naman gamitin ito kasi may isa pa siyang data. So, titestingin ko kung okay pa itong TPS na to, itong Samsung 4063 na to. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-testing itong TPS na wala sa sasakyan. Pero mas maganda kung nasa sasakyan. Kaya lang, wala tayong sasakyan na 4063 ngayon. So, ito lang. Titestingin lang natin itong TPS kung paano mag-test. Yan na mga guys, tuturo ko na sa inyo. Sa pag-testing nga pala nitong ating ano, TPS no, sa bench, ngayon, ganitong gagawin natin. No? Hanapin natin yung positive pitch ng TPS. No? So, dito sa case na to, yung positive pitch niya is yung kulay black na wire sa 4063. No? Tapos yung kanyang ground naman, green na may kulay, may stripe na pula. Ito naman yung ground. Ito yung tinatawag na body ground. No? Tapos yung kanya namang signal wire is yung ilaw na may pula. So, ang mangyayari nito, kasi dito sa 4063, apat yung wire. Pero sa totoo lang, tatlo lang yung terminal niya dito sa kanyang sensor. Ito, yan. Yan, makikita niya. Diba? Yan, tatlo lang yan. Tatlo lang. So, naka-indicate naman din dito sa sensor na yan kung ano siya, kung positive siya o negative. Katulad dito, dito sa side na to, positive. So, ito yung pinaka-pitch natin, pitch na voltage. Tapos yung sumunod, yun naman yung signal wire. Papunta na to ng computer box, no? Tapos ito naman yung negative. Itong isang side na ito, negative. So, dyan natin ikakabit yung ating mga wire para matesting natin itong ating itong TPS na ito kung gumagana pa siya o hindi na. So, ngayon, kakabit ko muna. So, ang magagamit lang natin dyan, yung tatlong wire lang. Itong black, na solid black, yellow na may red na stripe, saka green na may red na stripe din. So, itong kulay green na may puti, ano may yellow, din natin magagamit to. Pero ground din ito, ground. Pero hindi yan magagamit. So, ito lang, tatlo na to. So, kakabit na muna natin, ano, para matesting natin itong TPS na to. Ngayon, sa computer box kasi, pag nakakabit sa computer box, ang pitch natin is 5 volts. 5 volts reference natin sa computer box, ha. So, dahil wala tayong computer box na magpo-provide ng 5 volts at wala tayong 5 volts, so 12 volts battery operated battery yung gagamitin natin, so mismong battery talaga na 12 volts. So ang magiging output nito kung ano yung battery voltage na nandoon, yun din yung i-output nito dapat. Ngayon kung sa computer 5 volts yung kanyang reference, pero yun naman talaga ang talagang supply nito, 5 volts. So dapat yung maximum output nitong TPS natin, yung open throttle, dapat 5 volts din siya. No, mga kachamba, no? Ganun mangyayari niya. So, testingin na natin. Basta, tandaan nyo, kaya ito lang, 12 volts lang yung gagamitin natin kasi 12 volts yung battery. So, 12 volts din yung output. Pero sa totoo, pag nasasakyan, 5 volts lang talaga ang reference ng, ano, dahil nga, wala tayong computer box na 5 volts ng output, 12 volts na lang muna tayo. Ito na, testingin na natin. Ganito lang naman pag-testing nito mga ka-chamba. So, kailangan natin ng mga battery. Ayan tayong battery, no? Ayan. So, check muna natin sa ating multi-tester kung ilan yung kanyang battery. Set muna natin siya sa 12 volts. No? 12 volts. Balik muna natin ito. Ilan yung kanyang output ng battery na ito na. Wait lang.
kasi mag-isa, kaya medyo hirapan ako mag-telephone photo siya. Ang dalawang ating hits. People with ng mga kasama. Sukatin natin yung kanyang bolts ng battery, no? Kaya natin yan, no? Check natin. So, 12.71 yung ating reference bolt, no? Pero pag sa nasa sasakyan siya, ano yan? 5 volts lang ang ating reference. Ha? Ito ay ano lang, simulation lang to nung ano. Basta kung ano yung input, yun din yung output ng ating ano, TPS. So, sa normal at typical na ano, sa sasakyan, 5 volts lang ang reference natin, no? Kahit ano sa sasakyan, 5 volts lang. Dahil wala nga tayong 5 volts, 12 volts, yun lang gagamitin natin. So, check na natin, no? Okay, good. Tanggalin ko muna ito, no? Yan. So, ito na yung ating ano. Ito na yung ating TPS, no? TPS. So, yung ating reference bolt, nakin dito naman nakalagay. Dito sa, ano na to? Socket na to. Sa ating, wait lang. So, yan, no? Yan, kita nyo, diba? Ito yung positive. Tapos yung sumunod, yung signal wire, tapos yung ground wire. Ito yung pangatlo. So, din natin ilalagay yung ano, yung ating ground. So, lagyan muna natin siya ng ano, connection. Kabit muna natin itong socket. So, ito yung ating mga gagamitin, ano, solid black, yellow na may red, tapos yung green na may red. So, yan na ating gagamitin kasi ito, wala na to. Wala siyang connection dun sa sensor. So, ayan, lagyan muna natin ang wire. Ito, no? Ito, lalagay natin ito sa ground. Dito sa ground. Lalagay natin ito sa ground. Ito sa may green na may stripe na red. Itong battery. Battery ground. Ito. Yan. Kabit muna natin, no? Yan. Tapos yung pins naman natin. Yung pins. Ito naman, itong positive. Pero pag sa computer, 5 volts lang. No? 5 volts lang. Ito, 12 volts kasi ito. Battery kasi tayo. Direct tayo sa battery. So, kaya dapat ang maging output nito is ano, 12 volts din. Gabit ko muna. Pero kakulong mag-isa kasi. Ngayon, yung multi-tester natin. Ayan, nakabit na, no? Nakabit na to. Itong positive leads nito sa red, sa black. Tapos yung ground natin, yun nandun. Itong yellow, ito na yung signal na wire natin, no? So, ikakabit natin to sa tester. Yan, sa multi-tester natin, no? Itong positive leads, lalagay natin sa dilaw. Kasi signal wire siya, no? Yan. Lagyan natin yan dyan. Yan, okay. Tapos ngayon, yung negative leads ng ating tester, lalagyan natin siya sa ground. No? Ground ng battery. Yan. Okay. Yan, no? So, yan. Dapat 0 volts siya. Tulad yan. 0.280. Pero ano yan? Millivolts yan. Ibig sabihin, 0 yan. 0. Kasi ano yan? Millivolts, no? Millivolts dapat yan. Kasi mataas yung ating ano eh, yung ating supply. So, ganyan ang mangyayari sa kanya. Dapat zero lang siya. Pero okay yan. Good yan. Ngayon, gagawin natin, i-ano natin to. Pipit, gagawin natin to dandan. Kailangan, pag pinipit natin itong ganyan, gumaganyan, kailangan nagbabago rin yung voltage niya. Tumataas siya. Katulad yan, 0 volts yan kasi ganyan niya. Ah, 0, ano,
ano, 2.8 millivolts. Ibig sabihin, pag zero yan, ito yung pinaka-1 niya. Ayan, yan. Half a volts naman yan. Malapit na tayong mag-half volts. Ito yung 1 volt. 1 volt na yan, diba? Ayan, almost, makikita naman din sa ating multimeter na 1.195 volts siya. So, ayan, habang pinipit natin itong pataas, dapat tumataas din yung ating voltage. Ayan, tapos ngayon, pag binaba natin, kailangan bumalik din kagad siya. Ayan, diba? Pag binalik natin kagad, kailangan bumalik din kagad yung ating yung reading. Pag hindi siya bumalik, sira na yung ating TPS. So, ito ganyan. Ayan, tumataas yung reading niya, diba? Pag mataas yung ating, pag tinataas din natin. Ibig sabihin, good siya. Ngayon, ipo-pull maximum natin siya. Yan. So, ibig sabihin, good siya, no? 12.70. So, yun yung ating pinaka, ano ng battery. Kanina, sinukat natin, di ba? 12.7. So, yun yung ating mismong pitch. Kasi sabi ko nga, di ba? Kung ano yung input, yun din yung output nitong ating, ano? Output nitong TPS. So, ayan, di ba? 12.7. So, ayan, pag binalik natin, mabalik siya kagad. So, ibig sabihin, good siya. Nagsisira siya. No? Ayan. Ayan, bumabalik agad. Pagkalahati lang, yun. Then, ganyan. Diba? Yun. Ayan. 9 volts na kagad siya. Pag sinagad natin, 12 volts. Diba? Pagkalahati lang, ganyan. Konti lang. Pagka 12, yan. Sagad na, diba? So, okay na yan. Okay pa itong ating TPS na to. Yun nga lang, basag yung ano, yung housing lang. Pero pwede pa naman itong gamitin. Diba? So, ang note ko lang, no, na yung sa computer box, mga kachamba, eh, 5 volts lang yon. So, dapat, pag nag-full blast itong ano, palibawa, kung 5 volts lang yung supply natin nga ng computer box, no, dapat 0 to 5 volts lang din yung maximum output nito. Dahil nga, battery tayo, yung mismong battery ang ginamit natin. Kaya 12 volts ang lumalabas. Pero dapat 5 volts lang. Yan. Yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-testing. Yan lang. Hanapin nyo lang yung pitch. Yung pitch mong positive supply. Kung supply ay 5, yung 5 volts na supply. Tapos yung negative. Tapos yung signal wire. Yan, no? Ganun lang.